Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak. Ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa natin ngayon ay tinatawag na Christological Hymn. Ito'y isang awit tungkol sa kadakilaan ni Kristo. At itong awit na ito'y hindi galing kay San Pablo. Maring ito'y quotation niya lang na ginagamit na ng mga Kristiyano noong panahon. Marami ang sinasabi tungkol kay Hesukristo. Pero masasummarize natin sa tatlong bagay. Una, siya ang larawang nakikita ng Diyos na hindi nakikita. Pangalawa, siya ang panganay na anak ng sanglilikha. At ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. At pangatlo, siya ang ulo ng simbahan. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero ang anak ng Diyos ay naging tao. At bilang tao ay nakikita natin siya. Minsan sinabi ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Diyos at sapat na yan. Sumagot si Jesus, hanggang ngayon hindi mo pa ba alam, Felipe, na ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama? Ang Ama at ako ay iisa. Kaya kung gusto nating makita ang Ama, tingnan natin si Jesus. Gusto nating malaman ang pagkilos ng Diyos, tingnan natin ang pagkilos ni Jesus. Ang lahat ng bagay ay nilikha alang-alang kay Jesus at sa pamamagitan ni Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Kaya dahil dito, dahil sa ating pagmamahal kay Jesus, alagaan natin ang sanglilikha. Ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Si Jesus na ang nanguna sa muling pagkabuhay. Susunod na rin tayo. Dahil sa Kanya, nakipagkasundo na ang Diyos sa tao. Kaya siyang unang bunga ng kaligtasan. Susunod na rin tayo. Sa awit na ito ay pinapakita sa atin ang saklaw ng papel ni Jesus. Mula sa paglikha hanggang sa kaligtasan natin. Nilikha ang lahat dahil sa Kanya
at ang lahat ay naligtas sa pamamagitan niya. Kaya mahalaga na tayo'y nakakabit, nakadikit kay Jesus. Siya ang puno, tayo ang mga sanga. May buhay tayo kung tayo'y nakakabit sa Kanya. Mabubuhay lamang ang tao dahil kay Jesus. Sa pamamagitan niya, nakakabit tayo sa Diyos Ama. Si Jesus din ang nagbigay ng Kanyang Espiritu Santo upang lubusan natin siyang makilala. Lumapit tayo kay Jesus. Siya ang kaligtasan natin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.